Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para po dito sa ating si Typhoon Henry. Ayon nga po no, sa ating forecast track, si Henry nga po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, yung pinakasentro nga nito. At tinataglay po nito yung lakas no, na abot ang 150 km per hour. At may pagbugso po ito na umaabot ang 185 km per hour. Kumikilos nga po ito pa north-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Nakalabas nga ng ating bansa yung pinakasentro nito ng alas 2 ng madaling araw kanina po yan. At yung kanyang extension ng kaulapan ay mararanasan pa rin po yan dito sa may parte ng Metro Manila, Ilocos Region, sa Batanes, Babuyan Island, Abra, dito sa may parte ng Benguet, Zambales, Bataan, sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, dito sa may parte ng Occidental Mindoro, at sa may Batangas. Posible tayo makaranas dyan ng mga cloudy sky with scattered rain shower and a thunderstorm. At dahil po yan sa ating buntot pa nitong si Typhoon Henry at ang pinalakas nitong southwest monsoon. Posible naman makaranas ng pag-ulan ang parte ng Davao Region at ang Soccsorgen dahil naman po yan sa ating intertropical convergence zone na umiiral dito nga sa may parte ng ating Mindanao. At the rest of the country, makakaranas lang po tayo dyan ng party cloud to sky, tapos yung mga isolated rain shower and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon at ating mga localized thunderstorm. Possible pa rin po sa atin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mababang lugar, lalo po yung mga posibleng makaranas pa nung tuloy-tuloy na pag-ulan. At mapapansin naman natin, no, ayon sa ating advanced weather forecast, ito nga pong low pressure area no, dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na noong nakaraan no, na tayo ay nag-advanced forecast, ito nga ay posibleng maging isang bagyo papasok ng ating bansa. Pero ngayon nga po, pagbabago sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay posibleng papasok lang as low pressure area, pero ito po ay posibleng malusaw ano, dahil nga magkakaroon ng hatakan dito sa may parte ng eastern section ng Japan at itong low pressure area na papasok sa ating bansa. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito na nga po ang ating advanced weather forecast by tomorrow, September 5. Ito pong low pressure area mapapansin natin sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil po yan sa southwest monsoon at itong ITZZ, yung intertropical convergence zone. By September 6, yung low pressure area nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa may Visayas, lalo na po dito sa may Palawan at western section ng ating Mindanao. By Wednesday, mapapansin nga natin, low pressure area nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility, bahagyang nag-i-intensify at makakaranas pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan dahil naman po yan dito sa ating ITZZ. By September 8, ito nga po no, yung low pressure area ay posibleng nga po no, nandito yan sa ating PAR line, posible pong pumasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating po ng September 9, ito nga po ay aangat ng bahagya at kung mapapansin natin, magkakaroon ng panibagong low pressure area dito sa may eastern section naman ng Japan. At by September 10, dito nga mapapansin natin, no, ito yung magiging isang bagyo or magiging mahinang bagyo na tropical depression. At kung mapapansin nyo nga, yung ating low pressure area dito ay posibleng malusaw. By September 11, ito nga po no, ang umiiral naman pa rin sa atin, itong intertropical convergence zone. Kung mapapansin natin, yung may bagyo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility
at ito naman ay hindi masyadong makakaapekto dahil malayo nga ito sa ating bansa. By September 12, ito nga po ano, ITCC pa rin ang umiiral sa ating bansa. At ito nga po, no, yung low pressure area dito pa rin po, meron tayo dito sa may eastern section ng extreme northern Luzon. At by September 12, mapapansin natin ano, yung low pressure area halos hindi gumagalaw. Halos almost stationary lang siya dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Again, inuulit natin na gaya po ng nakita nating senaryo, ang ating pong advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil nga mahaba yung range ng ating advanced weather forecast. Malaki pa po ang tsansa na magbago lahat na nakikita natin sa ating minomonitor. Kaya lagi tayong manonood ng ating weather update para po malaman natin yung mga posibilidad na pagbabago sa ating mga minomonitor na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances are made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately. Thank you.